din ang araw pa ngayon. Ito ang yung kumpaking Lance Moraes at nandito tayo ngayon sa aking YouTube channel. Ayun, pare Marikoy, meron akong isi-share sa inyo. Dahil meron ako nakita nung nakaraang araw na malaki yung matutulong sa atin, no? Lalong-lalo na dun sa mga nasa bahay, no? Hindi kailang tayo makakatipid ng tubig, makakatipid din tayo sa pera. Ayun. Para Marikoy, hindi ka mahihiya na i-offer sa iba dahil sulit na sulit ka rito at pwede ka rin kumita, para Marikoy, no? Kung paano? Ikukwento ko 'yan mamaya. Kaya dapat tapusin mo 'tong ating video. Tara. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo na makakatulong sa atin araw-araw dahil araw-araw natin itong ginagamit. Umaga, tanghali, hapon o sa gabi o masigit pa, ginagamit natin ito, no? Maghuhugas tayo ng pinggan gamit ang natuklasan ko o nakita kong dishwashing liquid. Paano natin may pagmamalaki? Tara, subukan natin to. Sa maliit na bowl, maglalagay tayo ng konting amount, konti lang, ng dishwashing liquid. Ang gamit ko dito ay Antibac dishwashing liquid. Ayan. Bago ako maghugas, para Marikoy, ng ating mga pinagkainan, binabanlawan ko muna sila, no? Binabanlawan ko muna. Ayan, nakita niyo naman, napakarumi ng ating pinagkainan. Babanlawan muna natin. Ayan, nakita niyo maraming mantika at yung gata-gata ng loob. Meron tayong ceramics na baso. Meron tayong glass. Ang ating mga kutsara. Meron tayo dito ang plastic na plato. Metalware na plato. Ito nyo naman, di ba, napakabulas niya. Yung mga mantika niya. Ayan. Tapos ang ating takip ng kawali na habang nagluluto. Ayan. Ayan, nakita nyo naman. Parang Marikoy. Mamantika. Nakasanayan ko kasi ito, para Marikoy, na bago maghugas, sa pasimula pa lamang, binabanlawan ko muna yung lahat ng mga pinagkainan o yung mga huhugasan. Ayan, kita-kita natin na yung kawali ay napaka-mamantiga. Ayan, dito naman natin. At kapag ginaganon natin, walang sound dahil andyan pa yung mantika. At dahil sa meron naman tayong kawali, hindi na tayo gagamit ng palanggana. Dito na rin natin huhugasan yung ating mga dapat hugasan, no? And then, nakasanayan ko na rin na kapag maghuhugas ako, hinuhugasan ko muna yung palanggana. Oh? So, umpisahan muna natin dito sa kawali. Sabunin muna natin. Ayan. Para matanggal na yung ating yung matanggal na yung mantika. Tingnan nyo para malito ya. Dito pa lang, mapapansin nyo na kagad na malinis na yung ating pagkakahugas, no? Kasi, tingnan nyo, kumakapit yung ating kamay. Ayan, naririnig nyo yung sound. Ayan, kumakapit yung ating kamay. So, ibig sabihin, malinis at nawala na yung grease o yung manti-mantika ng ating palanggana o ng ating kawali.
ang gamit kong sponge para marikoy ay yung parang fishnet. Nakikita nyo, parang hindi siya masyadong magula. Kasi yung gamit ko nga ay yung parang fishnet. Bakit gusto ko to? Kasi para yung mga tumigas na mga kanin-kanin dito sa ating plato habang makain tayo, ay matanggal nitong ating fishnet. Hindi siya kasi basta-basta natatanggal sa foam lang. So, ayan. Sasabon na tayo. Ang hinugasan ko ngayon o sinasabunan ko ngayon ay Melaware. Ayan. At Melaware ulit. Ayun, parang marikoy. Paano ko nasabing pwede rin kayong kumita dito sa business na to, no? Yung mga may gusto ng extra income. Paano kayong magkakaroon ng extra income, no? Yung kasing may-ari nito, kakilala na. Ayun, parang marikoy. Medyo napuntol yung ating video kasi nalobat siya. Ayan, pili natin yung pagsasabon. Sinasabunin natin yung plastic. Ayan. Plastic na yung sinasabunin natin. Tapos ito naman ay Melaware. Disclaimer nga pala, mare-mare ko yun, no? Hindi nga pala sponsor itong ating ginagawang pag-video at itong ating ginamit na dishwashing liquid ay binili natin. Kaya hindi siya sponsor. Doon sa may-ari, Bekay naman, ayan. Ayan, ang hinugasan naman natin ngayon ay ang glass. Kaya yung mga glass plates ninyo o yung mga babasaging plato o babasaging baso, eto na. Makikita natin yung effect na talaga. Mamaya, pag binabalawan na natin ito. At ayun nga, parang marikoy, no? Sa mga gusto ng extra income, open sila sa reseller. Ayan. Sa mga gustong iba yung price ng pagiging reseller sa pag may mga bumibili sa inyo. Ayan. Mas makakamura kayo. Ayan. Kung gusto niyo maging reseller, ilalagay ko sa description box yung kung sino yung pwede ninyong kontakin. Tapos, panamarikoy, meron din silang 3 cents ng dishwashing liquid. Meron silang lemon, meron silang calamansi, kulay green. Tapos, yung pinaka ginagamit ko sa lahat, yung kulay blue na anti-bac dishwashing liquid. Ayan. Kulay yung ating packet, yung ating stainless. Ang packet, ayan. Kung noon pa lang, meron na nito. Dapat noon pa, ito na yung pinaka-supply ko. Nung nagkaroon kami sa mga kainan, nung nag-offer kami ng canteen, kutapakain kami, nung tinuto kami sa salang ulam. Sana nakakasigaw ko at hindi na makakasakit ng loob ng tagamukas namin. Kasi noon, ugali ko na pagkapasok ko pa lang sa canteen, noon ako inawakan baso, plato, inaamoy ko yan. Kasi nga masyadong, ayaw kasi ng yung mga dinamit sa bottle dishwashing liquid. Yung amoy niya, di ba mayroong mga dishwashing liquid na sobrang tapang yung amoy, dumidikit siya dun sa plato o sa baso. Kapag nilagay ko siya ng pagkain at kumain kami, lalasahan mo rin yung amoy ko yung pangin siya, nagasa pa ng dishwashing liquid. Papasigapan natin. Diba? Alam mo agad na matinis yung linis mo. Kasi yung dalili mo kumakapit sa surface ng ilong mga hinugas. Napakit niya, diba? Isa nga mas non-commercial pa yan. Non-commercial pa yan, para marikoy ah. Minsan nga yung mga non-commercial, doon mo pang makikita na mas maganda yung quality ng produkto. Kung hindi man sila magtatapat, yung quality man lang. At saka yung presyo. Mas mura to, kaya nasabi ko na makakatipid kayo, para marikoy. Kita nyo ah, para marikoy. Napakalinaw nung baso. Ngayon na yun. Diba? Ayan. Halatang mo pa talaga na malinis yung ating hinugasan. Dito na tayo sa ceramics
Kaya bukas yung dito. O diba? Halatang malinis yung atin nito. Subukan mo natin dito sa Melaware. Marasara. Diba? Sa ibang commercialized na dishwashing liquid, hindi mo makikita ito eh. Meron akong ginagamit na commercialized na dishwashing liquid. Kung di pa ako magdadalaw sabon, hindi ko pa makukuha yung ganitong quantity ng patubo, guys. Yan. Tapos meron tayo ditong plastic na plato. Hindi naman lahat sa atin merong hindi kakain sa ano, sa papasaging pinggan. No? Meron din mga gumagamit na plastic. Kita nyo naman ito. No? Diba? Kapit na kapit. Yung mga daliri. Yung sarili. Natanggal. Yung grease o yung mamantika. Na nagiging sanghi ng pagkakaroon ng bakterya o nung pag-aamoy sa plato. Minsan kahit tinaog muna, pinatuyo muna, diba? Pag inamoy mo, binaligan mo, inamoy mo, amoy kulog. Dito hindi mo siya makikitang ganun parang balikoy. Kasi na, matanggal niya lahat yung mag-isa. Okay? Ito, nilawin na to. Diba? Tapos ito natin yung salimang sa kawali. Ayun, nakita nyo, parang narikoy, di ba? Napakalinis, napakaganda ng quality ng dishwashing liquid na ginamit natin. Parikoy, bakit nagustuhan ko ang kulay blue? Anti-back dishwashing liquid. Bakit ko nagustuhan ko? Kasi, dahil na sa anti-back siya, dito ko na rin inilalaba yung ating mga basahan. Basahan sa lamesa, basahan dito sa lababo. Una ba, pagdawin lang muna natin. Ano naman natin para maritay, diba? Ang mga basahan, yan talaga yung mas tinutubukan ng maraming bakterya. Siyempre, punas dito, punas doon, punas everywhere, no? Kaya mas marami siyang bakterya. Kaya dapat, ang gagamitin natin ay mas pansamansahan niya ay anti-bakterya. So, nilalagyan ko lang siya ng konti. O kaya sinasama ko din dito yung pinagamitan natin kanina. Tapos, buusan din natin ng konti. Pagkita. Hanapin ko po rin. Kung ganun din kayong mabasahan, yung mga tawel na pangulas ninyo sa mga plato, sa baso, bago ninyo ilipat ng cabinet, di ba? Napakaganda na dito yung ito kayo. Dahil pag tuyo lang inyong basahan, hindi din ninyo maaamoy yung amoy kulog sa basahan o yung sa pangulas ninyo ng plato. At ang maganda dito talagang bukod sa babango, no? Pero kapag nabanlawan ninyo ito, nawawala yung amoy niya ng bango. Kaya hindi kayo kumbaga hindi kayo magkaalaman na sipunas siya sa inyong mga plato, sa inyong mga baso. Sabihin na natin. Tapos pagkabandaw ko nito, mga kanal ko, sinasipag ko lang ito dito. Dito lang sa may bintana dito sa kusina. Kapag natayo ito, saka ko lang siya. Ate Jasmine, magandang hapon. And, nakagamit ka na ba ng Just Vivid dishwashing liquid? Ano yung mga nakita mong kaiba habang naghuhugas ka ng iyong mga pinggan? Ano? Masarap siya, mabula. Tsaka yun ang ginagamit ko din sa paglilinis ng ng apo ko, yung baby niya. Mm-hmm. Yun ang ginagamit ko, hindi na kami bumibili ng ibang sabon na paghuhugas. Sa tingin mo ba mas economical to, mas mura kaysa sa ibang brand? Mas mura talaga ito. Mas mura. Mas effective ba siya kaysa dun sa mga commercialized na yung nakikita natin na kino-commercial sa TV, sa radyo, sa mga diaryo, sa mga comics, sa mga magazine. Parang